Hulog na nga ng mahimbing upon kong ma... Dati, pagka Lunes Santo, dinadala namin sa simbahan niya. Parang buburo dito sa simbahan. Para malapit din sa tao. Ngayon, may one time, mayroong taga-ungono na hinahanap yan sa amin nakita sa bahay. Na mahirap na yun. Babae, mahirap na yun. Nag-suggest na siya na maghahati pagka-Lunes sa simbahan. Eh, pumalagi ba ng mother ko na, sige, muna, mas sumasakay lang sa jeep, sumasakay sa ano, tapos padami ng padami. Marami na nagpupunta sa bahay. Hanggang sa, magdami sa tayo, umama na. Hindi na namin nakita ulit. Hindi na nakita. Yung kandila, yung kung saan siya natingin, doon nilalagay. Tapos, alam ko, ginagamit natin pang gamot o hindi ko alam. Kandila, tsaka yung dahon ng akasya. Ang tatanda ko lang, yung sinasabi ko na meron ka yung lalagyan niya, bakal na pagkabaong niya na malakay. Doon sila nagtago ng gera. Maraming namatay sa paligid pero sila hindi nasaktan. Kaya yun lang sinasabi kong baka himala yun. Yung uncle ko na member ng Hermanos de Mesa, sila nag-askaso noon. Talagang parang drama na pinapako sa krus, binawa, gano'n. May mga ano po, may mga sunny pigs po, may mga kidatwar, may mga bulog. Yung tao kasi mahalik eh. Mahalik sa kamay, mahalik sa paa. Yun lang, parang medyo may, siguro, parang may ano yun. Yun lang, pagka yung 7 palabras, tinatapad yun din sa pagpapako eh. Tapos, yun nga, posisyon, pagka-Biyernes. At saka parang pagka-pagburo dito, araw kasi ang talagang original na 7 lang eh. Yan, San Juan, San Pedro, Magdalena. Sila-sila lang yung pre-position eh. Kaya kung miskin dali mo sa simbahan sila lahat, okay lang eh. Pagkagaling sa simbahan, pagkatapos ng position, inuwi na namin sa bahay. Pero may nangyari lang na gano'n, kaya napunta sa San Roque Chapel. Mayroong time na yung pare dito, ayaw niya nung bibugol dito. Ayaw talaga papasupin. Ginawa ko dahil kasama namin yung taga San Roque na si Maneng. Sabi niya, San Roque na lang. Kaya San Roque na nadala. Mga ilang taon din yun doon, kapag nandito yung pare, San Roque na nadala, San Roque Chapel. Tapos nung nag-iba na yung pare, balik ulit dito. Siguro parang hindi naman nakaubad. Para pag pinuhat siya, hindi siya makikita ng kapumas. Kasi dito siya natingin eh. Parang yung dati kasi may pag pinuposisyo siya, may mga may kandila, di ba? May berila. Ano pinag-aagawan yung kandila na yun kasi nasulyapan daw. Yung mga nagtutulak sa karo, ganun din yung mano-mano rin yun eh. Naman ang lulusang atay niya. Wala naman specific color. Depende sa... Pero kandala sa puti. Ang gusto nila sa pagdita. Kasi pagdaan ng precision, bumangon yung ano. Kaya naging tradisyon na yung sa pagdita, yung tinutusok. Oh, dati na naglalagay ng pagbangon. Para pag may humalik, tapos may iba, kinukuha din yung sila. Katapos ng precision, yun ang pinakamalungkot eh. Tapos ipapasok nila yung sepulcro. Tapos sasabaduhan yung pinto, wala tao sa loob. Siya na parang nilibing. Yung medyo lumakarantong tanahan na doon. Sa ngayon, yung pamaging ko, ang nag-aalaga, ang nakakatulong ko sa kama. Eh, medyo matanda na tayo eh, sila naman nga. Alam na nila lahat. Alam na nila yung ginagawa namin tradisyon na tatang simbahan. Dapat na talagang sibido ka na magsasanto. Kasi ano na yun eh, magiging panatawa na yun, magiging tradisyon na yun sa kasama ng tradisyon. Hulog na nga ng
ng mahimbing. Opon kong mawain, pagdustay o